Isa sa pinakamatunog ngayong napangalan sa ating bansa ay ang pamilya Marcos. Isa na rin sa mga dahilan siguro dahil yung ating presidente ngayon ay Marcos. No. So which is si President Bongbong Marcos or PBBM, no? Nakita ko madaming mga nakangiti, no? No. Siya ay anak ng yumaong dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr. na ika-10 presidente ng Pilipinas. Sa isang termino ng presidente ng Pilipinas, ay binibigyan lamang ng 6 na taon at once in a lifetime lamang ito para sa atin. So, ibig sabihin sa isang Pilipino, isang beses ka lang pwedeng tumakbo na pagka or maging presidente ng Pilipinas sa buong buhay mo. No. Ngunit dahil si President Ferdinand Marcos Sr. ay nag-anunsyo ng martial law, kaya humaba ang kanyang termino. Siya ay nanungkulang mula noong 1965 hanggang 1986. So that's total of 21 years. Dahil dito, naging mas makapangyarihan at naging kilala ang mga Marcoses sa buong bansa at hindi lang sa bansang Pilipinas, pati sa buong mundo. Bagaman may mga kanya-kanyang tayong paniniwala dito pagdating sa politika, hindi iyon yung magiging main topic ko, no, yung politika. No, ayoko man maging bias sa mga achievements and accomplishments ng pamalahang dating presidente Ferdinand Marcos. Ngunit ang gusto kong ipunto dito ay habang si Marcos, President Marcos, namuno na gamit ang kanyang taas ng pwesto sa lipunan para sa bayan or marahil sa sariling pang-interes. Samantalang si Jesus ay namuno sa sanlibutan sa kanyang kalikasan, sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay sa pagpapakumbaba, sa pag-iisip ng iba muna bago ang kanyang sarili at sa pagsunod sa Ama. Bago maluklok ang isang presidente, ang tao ang siyang naglulukluk sa kanya. Bakit? Kasi ang presidente kailangan niya muna ng mga boto. So, yung pinakamadaming boto, siya yung mananalo bilang presidente. Ngunit si Jesucristo ay ang Diyos ang naglukluk sa kanya sa pinakamataas na pangalan, sa kahit anong pangalan dito sa mundo. At makita natin ang pagkakaiba ng Diyos na namumuno sa sanlibutan dahil sa dala nitong kaligtasan mula sa habang buhay na pagdurusa at kaligtasan dahil sa kanyang natapos na gawa. Para sa aking sermon ngayong hapon na ito, ang gusto kong ipakita sa inyo ay the supremacy of Jesus, the name above all names. At ito rin ang pamagat ng aking sermon. Ang kataas-taasang kapangyarihan ni Jesus, ang pangalan na nasa itaas ng lahat ng pangalan. Ang pangalan ni Kristo sa Biblia ay naglalarawan din ng kanyang kalikasan.
At narito ang mga ilan sa kanyang mga kalikasan or mga pangalan. The Lamb of God, the King of Kings, the Alpha and the Omega, the Mediator, the High Priest, the Emmanuel, the Redeemer, the Son of Man, the Holy One, the Prince of Peace, the Word, the Light of the World, the Bread of Life, the Living Water, the Good Shepherd, the Resurrection of Life, the Way, the Truth, and the Life, the True Vine, the Cornerstone, the Rock of Salvation, the Mighty God, the Lion of Judah, the Judge of the Living and the Dead, the Great I Am, the Shepherd, of Overseer of Souls, the Righteous One, the Son of the Highest, the Son of David, the Son of Abraham, the Son of Man, who will come in glory, and the list goes on and on and on and on. However, this afternoon, I want to direct your attention in Philippians chapter 2, verse 1 to 11, but we'll be focusing on verse 9 to 11. This passage is about Christ being an example as Son and God as a Messiah. May I invite you to stand and open your Bible in Philippians 2, chapter 2, verse 11 or 1 to 11. Basahin ko sa Tagalog para mas maintindihan natin lahat. Here's the word of God. Kaya nga kung merong anumang kasiglaan kay Kristo, kung meron man anumang kaaliwan na pag-ibig, kung merong mang anumang pakikisama ng Espiritu, kung meron man anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip, magtaglay ng gayon ding pag-ibig, na magkaisa ng diwa ay may isa lamang pag-iisip. Verse 3, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan ng pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa iyong sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siyang bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili, at kinuhang yung alipin na naging katulad ng tao at palibhasay na tagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan, man sa krus, kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Tayo po'y makaupo. Ayan po ang salita ng Diyos. Nais ko pong basahin ito, yung verse 9 sa Ingles. Sabi doon, therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang nabasa natin ay sulat ni Apostle Pablo sa mga Kristiyano ng tiga Filipos. The city of Philippi was located in Macedonia, which is now Greece. Sa makabagong panahon, ngayon ay Greece kung tawagin. At sinulat ito ni Paul habang siya ay nasa loob ng kulungan sa Roma. Sinulat ito ni Paul to encourage the believers to stand firm in their faith and to have unity, joy, and Christ. Kaya din ito ay
tinawag na Epistle of Joy. Dahil ang tema ay kasiyahan at makita sa buong sulat ng Philippians. Kahit na nakabilanggo si Paul, patuloy pa rin siyang naghikayat sa mga mananampalataya na hanapin ang kanilang kasiyahan sa Panginoon. Sa Panginoong Jesus na magalak sa lahat ng kalagayan. Ito'y kahanga-hanga mula kay Pablo. Ito'y kahanga-hanga mula sa isang tao na nasa loob ng kulungan. Diba? Na siya ay nag-encourage pa rin para sa mga mananampalataya. Magiging ganito lang ang pag-iisip natin kung may Jesus kang pinaglilingkuran at sinusundan. Kaya naman tignan natin kung paano sinabi ni Paul na maging halimbawa si Kristo sa lahat ng bagay. Tignan natin sa chapter 2. Makita natin na kung paano nais ni Paul na mamuhay ang mga taga-Filipos bilang isang Kristiyano na maging example nila si Jesucristo sa pamumuhay bilang mapagkumbaba. Sinimulan ni Paul ang chapter 2 ng therefore. Ibig sabihin, merong pinanggagalingan. Kung atras ka ng 3 verses, which is yung chapter 1, verses 27 to 30, sinasabi ni Pablo na manatiling matatag para sa Panginoon against external, sa labas, external conflicts. Kaya sa chapter 2 dito, parang sinasabi ni Pablo na ikaw, bilang mananampalataya, dapat ganito ka kumilos. Doon natin makita sa mga sumunod na verses at dito, Paul exhorted the Philippians on imitate the humility, love of Christ. At makita natin sa verse 2 to 4, dito na ipakita ang kahalagaan ng pagkapantay-pantay, pagmamahal at paglilingkod sa mga kapwa mananampalataya bilang tugon sa pagsunod kay Kristo. Pagdating sa verse 5 to 11, dito makita yung Christ hymn. Yung Christ hymn. At as Christ hymn, kasama dun yung passage natin ngayong hapon na to, which is yung verse 9 hanggang verse 11. Dito sinama ni Pablo ang isang makapangyarihang kristolohikal na awit na nagbibigay puri sa pagkatao at gawain ng Hesukristo. Dito nagpapahayag ng karangalan, kapangyarihan at pagpapakumbaba ni Jesus bilang Panginoon na dapat tularan ng mga mananampalataya sa kanilang buhay. Dito makita natin kung paano binaba ni Kristo ang kanyang sarili bilang isang tao at tinaas bilang isang Diyos. Sabi sa verse 6, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay ang dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ngayon, may mga religion, may mga belief na nagsasabi na si Kristo ay tao lamang. Hindi siya Panginoon, hindi siya Diyos, ngunit sinasabi na si Kristo ay tao lamang. Balik tayo sa verse 6 and 7. Ito yung verse na madalas nilang ginagamit na si Jesus daw ay tao lang. Pero tignan natin, hindi porket hinubad ni Kristo ang kanyang pagkadiyos ay hindi na sa Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagkadiyos, the main reason is to submit himself to the power of the Holy Spirit and to the will of the Father. Kung maalala natin, punta tayo sa Book of John, sinabi ni Jesus doon na, I will only do what the Father tells me to do. I will only do what the Father shows me to do. I will only do the will of the Father. Nabanggit dito yung self-emptying. No? It means that Jesus Christ set aside his own life
as act of total obedience of the will of the Father. Parang pulis, para mga teachers na naka-uniforme. Pag ba nagpalit sila ng civilian na pananamit or damit, ang isang pulis or guro ay hindi na ba sila pulis or teacher? Pulis pa rin naman. Teacher pa rin naman. Ganun din naman si Kristo. Pero hinubad niya yung, ang pagkakaiba, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos para sa mas malalim na layunin. Yun ay mag-submit sa Ama para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya hindi ibig sabihin na hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos ay hindi na sa Diyos. Nilinaw niya sa verse 6. Ang sabi doon, bagamat nasa anyo ng Diyos. No? So yung ang usualing nilalaban nila sa ibang beliefs is yung verse 7. Alam mo kung anong sagot ng verse 7? Yung verse 6. No? Dahil sinabi doon na bagamat nasa anyo ng Diyos. So sinet ni Paul sa una pa lamang ni Jesus, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Bagaman si Kristo ay pinanganak ng tao o yung virgin birth, nagkaroon ng katawang tao tulad natin, nagkaroon ng human mind kagaya natin, nagkaroon ng emotions tulad ng isang tao, nagkaroon ng tukso, pagsubok at mga hirap na nararanasan ng isang normal na tao, ang special na pagkakaiba ng tao kay Jesus or kay Jesus, Jesus never sinned. Jesus is blameless. Siya'y walang kasalanan. Doon pa lang makita natin doon sa sinabi ni Paul sa Romans 3:23, ang sabi doon, for all have sinned. Yung all na sinasabi doon, hindi kasama si Kristo. Yung all na sinasabi doon, tayo na makasalanan. Yung tao. Okay? So, si Jesus bilang hindi makasalanan, walang kasalanan, sinless, blameless, hindi siya kasama doon sa all na yon. Sabi doon, tapusin ko lang, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yamang lahat ng nagkasala ay hindi nakaabot sa kaluhatian ng Diyos, si Jesus ay hindi kasama sa all o sa lahat na sinasabi dito kasi si Jesus is different from us because He is part of the triune God. He is God. Makita natin dito that these are all necessary in the deity of Christ as God and human, as God and as human in human form. Si Jesus ay nagkatawang tao dahil to become a perfect Savior upang maging perpektong tagapagligtas, upang siya'y mapako at mamatay sa krus ng kalbaryo ng walang bahid ng kasalanan. Pangalawa, to serve as an example upang maglingkod bilang halimbawa sa pagkatawang tao ni Kristo. Pinakita niya kung paano ang perpektong pagsunod sa pagsamba sa Diyos. With that, Jesus Christ was fully God and fully man in one person and will be so forever. Kaya naman, ang mensahe ko ngayong hapon na gusto kong ibigay sa inyo ay bilang isang Kristiyano, inaasahan sa atin na sambahin at sundin si Jesucristo na Diyos na siyang pinakamataas at makapangyarihan na pangalan na may dala ng kaligtasan dito sa lupa at siya ang perpektong halimbawa. As a Christian, we are expected to worship and follow Jesus Christ, who is the highest and most powerful name that brings salvation on earth, as He is the perfect example for us. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit si Pablo ay kahit siya ay nasa loob ng kulungan, mga ilang beses siyang pinagbantahan ng buhay, nakadena, muntikan ng
lumubog yung kanyang sinasakyang bangka at madami pang iba. Ang sagot ay dahil meron siyang Panginoon na nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa kanyang kasalanan. Dahil meron siyang Panginoon na naging perpektong halimbawa sa pananampalataya, because Paul had a Lord who is the Lord of Lords and the name above all names. At ayan din ang tinituro sa atin ni Paul dito sa Philippians. Ngayon, tignan natin ang dalawang bagay kung paano nga ba naging Diyos at pinakamataas na pangalan sa lahat ng pangalan si Hesukristo. Meron tayong dalawang points this afternoon. Dalawang punto ngayong hapon na to. Una, the God who exalted and named him. Ang Diyos na nagtanghal at nagbigay ng pangalan sa kanya, which is Jesus. Makita natin ito sa verse 9, and the creations that will praise him. Ang nilikhang magpupuri sa kanya, which is si Jesus. Makita natin ito sa verse 10 at verse 11. Tignan natin yung unang punto. The God who exalted the name, the God who exalted and named him. Ang Diyos na nagtanghal at nagbigay ng pangalan sa kanya. Tignan natin yung verse 9, ang sabi doon, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Therefore, God has highly exalted him and bestowed, binigyan on him the name that is above every name. Sinasabi ni Apostle Pablo dito na ang mataas na pagtaas at pagbibigay ng karangalan kay Jesus. Ipinikita niya na ang Diyos ang siyang nagtaas at nagbigay ng pangalan na higit sa lahat ng ibang pangalan kay Hesukristo. Ngunit sa simula ng verse 9, makita natin yung salitang therefore. Again, pag may therefore, ibig sabihin merong pinang gagalingan. Kung if we can remember yung verses 1 to 8, yung verse 1 to 8, ito yung act of Christ. Ito yung act of Christ. Yung humbleness of Christ, yung pagiging perfect example of Christ. Kaya naman, yung verse 9 is the Father's act. No? Ulitin ko, yung verse 1 to 8, this is, dito natin makikita yung act ni Kristo, yung humbleness of Christ, yung pagiging perfect example ni Kristo. And if we move forward sa chapter 9, ito naman is the Father's act, which is exalted. Which is exalted. Hindi lang exalted, kundi highly. Sabi sa ESV, highly exalted and bestowed or pinagkaloob. And also, it is the direct response of Christ's obedience. Yung verse 8. So sa madaling salita, verse 9 is the Father's act and the response and direct response of Christ is Christ's obedience, which is yung verse 1 to 8. Sabi ni Spurgeon, now just pause over this thought. Pag-isipan natin that Christ did not crown himself. Hindi si Kristo ang nagtanghal sa kanyang sarili, but that this Father crowned him, kundi ang Ama, that he did not elevate himself. Hindi niya tinaas ang kanyang sarili to the throne of majesty sa luklukan ng kadakilaan, but his Father, ang Ama, lifted him there and placed him on his throne. Ngunit ang kanyang Ama ang nagtaas sa kanya roon at inilagay sa kanya ang trono. Kaya naman, ang gusto kong makita natin sa unang punto ko ay ang Panginoong Ama ang siyang nagtaas at nagbigay ng pangalan kay Jesus, kay Jesucristo na siyang tagapagligtas ng sanlibutan.
Kaya naman, Jesus did not exalted himself. And he did not name himself. It is God. It is God. It is the Father in heaven. Hindi ba napaka-perpektong halimbawa si Kristo para sa ating mga mananampalataya? Alam mo, ang pinagkaiba ng tao sa Diyos, ang tao ay parating niyang tinataas ang kanyang sarili, higit sa lahat. It is part of our wretchedness. Sin is the reason why people become prideful. Kung maalala natin last month, ano? Last month, sineselebrate ng mundo yung Pride Month. Madaming mga preacher, madaming mga pastor ang nagturo regarding this topic, no, yung sineselebrate ng mundo yung Pride Month. At nakita natin kung paano nila itinaas ang kanilang bandila, which is yung rainbow. These people are stupid enough to get the sign of rainbow from the Lord para itaas ang kanilang mga kasalanan. Hindi ginawa ng Diyos ang rainbow para gawin lang sign of sin. God made the rainbow dahil tanda ng pangako ng Diyos na hindi niya muling babahayin ang lupa. Tanda ng awa ng Diyos. Tanda ng grasya ng Diyos. Tanda ng katapatan ng Diyos. Ngunit hindi tayo dito mag-focus sa topic na to kasi masyadong mahaba yung Noahic Covenant. Pero ang gusto ko lang makita dito na God exalted the Savior, the sinless, habang tayo ay tinataas natin ang ating mga sarili. Pinagmamalaki natin ang ating mga kasalanan. Hindi man literal na pinagsisigawan natin na meron akong kasalanan. Dahil bilang makasalanan, hindi tayo aamin sa ating mga kasalanan. Tandaan natin, walang umaming agad na kriminal sa kanilang mga kasalanan. Pinagmamalaki natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng paggawa nito. Pinagmamalaki natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng paggawa nito. Isang patunay na tayo ay narapat na mapunta sa impyerno because we are selfish. Tayo mayabang at malayo sa example ng Panginoong Hesukristo. Sabi sa Proverbs 27:2, "Let another praise you and not your own mouth as stranger and not your own lips." Purihin ka ng ibang tao at huwag ang iyong sariling bibig ng dayuhan at huwag ng iyong sariling mga labi. Kung babalik tayo sa intro kanina sa pagiging presidente, anong gagawin nila para iboto mo sila? Anong gagawin ng mga tumatakbo sa pagka-presidente para iboto mo sila? Sasabihin nila yung mga mababuting nilang gagawin. Take note, gagawin. Diba? Yung alam nilang mabuti sa pagkatao or sa mga tao. Puro positive. Niyabang nila yung mga gagawin nila na hindi pa nila ginagawa. Diba? Bakit? Para mabola tayo. Diba? Para makuha yung boto natin. Ang tanong, gagawin ba talaga nila yun? Yung mga sinabi nila? Kaya malaki ang pagkakaiba ng tao at Diyos dahil kabaliktaran. Mayabang ang tao samantalang si Jesus ay napakumbaba kahit na siya ay Diyos. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na bilang isang mananampalataya ay dapat marunong tayong magpakumbaba. Tulad ng ginawa ni Kristo sa mga naunang verses ng Philippians chapter 2 bilang isang perpektong halimbawa tulad ng ginawa niya sa krus upang pagbayaran ng ating mga kasalanan. Kaya naman dahil sa kanya,
sa kanyang pagpakumbaba, sabi sa verse 9, at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anong pangalan yon? Sabi sa verse 10, upang sa pangalan ni Jesus. This describes His essential nature as God and man, as Savior, as Lord. Jesus comes from the Hebrew word Joshua, means Yeshua or Yahweh saves. Christ means anointed one or Messiah. Malinaw, sa pangalan pa lang, siya ay ating tagapagligtas. Lima, sa pinakamadalas na gamiting pangalan sa Pilipinas is Joshua, Mark. Yung Joshua, madami na akong kilalang Joshua dito sa loob ng simbahan eh. No? Pati rin sa trabaho. Madami akong Joshua kakilala. Yung Mark with a C or K. Pangatlo, Christian. Number four, John. At panghuli, Angel or Angelo. At isa ko sa mga nabigyang pangalan ng Angelo. No? For sure, ito ay nanggaling sa mga magulang natin. Kaya walang ibang dapat sisihin kung bakit ang hirap kumuha ng NBI kasi nagkakahit tayo. Ibig sabihin, pwedeng may kapangalan ka, ang masama nito, yung kapangalan mo ay may ginawang hindi maganda, merong kaso. Tapos ang apelyido mo pa ay Santos. Just imagine, Mark Santos, Joshua Santos, o di kayo naman De La Cruz, o yung mga common na apelyido. Talaga namang ang hirap kumuha ng NBI. Kailangan mong pumunta sa main, di ba, ng NBI. Di ba? Ganun yung ano nila, patakaran nila. Kung pasinin ninyo, parang lahat ng pangalan sa top 5 na yon ay nanggaling sa Bible. Siguro iniisip ng mga magulang natin ay magiging mabait tayo at mahiligtas tayo. Di ba? No? Pero walang, of course, walang, hindi tayo doon na niniwala. No? At alam nyo ba, sa panahon ni Kristo, ay uso rin yung magkakaparehas ng pangalan. At narito yung mga ilang, meron din akong nakakuhang limang magkakaparehas na pangalan or madalas na ginagamit na pangalan. Una is Simon or Simon. No? Pangalawa, James. Pangatlo, Mary. No? Sobrang dami ko rin kilalang Mary. Four, John. At pang-apat, Jesus. Ay pang-lima, Jesus. So, ibig sabihin, sa panahon pala ni Jesucristo, madami siyang mga kaparehas na pangalan. Ang tanong ay paano naging special si Jesus na sinasabi sa verse na nabasa natin? Paano naging special si Jesus na sinasabi natin na siya ang ating tagapagligtas? Una, yung kanino ko pang sinasabi, the Father named Him as Jesus Christ and as the Lord. At pangalawa, naging special yung pangalang Jesus dahil sa kanyang persona, sa kanyang natapos na gawa, sa kanyang bilang isang Messiah, sa kanyang bilang pagiging tagapagligtas, at ang kanyang at sa kanyang pagiging Diyos. Doon naging special si Jesus sa lahat ng nagngangalang Jesus nung unang panahon. Baka may magtanong sa inyo, ngayon, pwede ko bang pangalanan yung anak ko or magiging anak ko na Jesus? Madalas na issue to or madalas na ito'y tinatanong, no? Kung ito yung sagot, kung ipapangalan mo na Jesus sa anak mo or kung ipapangalan mo ay Jesus sa anak mo, so pag pinagalitan mo siya, syempre tatawagan mo siya sa pangalang Jesus. Ayaw natin ma-confuse ang ating sarili sa Panginoon natin at dun sa anak natin na pinapagalitan o minsan inuutusan pa.
Kaya ang advice ko sa inyo, sa mga magkakaroon ng anak, huwag nyo ng pangalan ng Jesus yung anak ninyo. No? Galangin natin ang pangalan ng ni Jesus. Although walang kapangyarihan yun. Walang kapangyarihan yung mismong salitang Jesus. No? Meron pang yung iba, pinapangalan pa nila sa mga negosyo nila. No? Eto, nakakatawa to. No? Tulad ng Jesus Christ. This is mockery. Ito'y kasalanan. Para lang alam natin, no? Nakatawa siya, pero I'm telling you this, that is blasphemy. Ginawang katatawanan ang pangalan ni Jesus. At kung sino man ang may-ari nito, at di pa magsisisi at magbago, alam niya kung saan siya pupunta. Alam ninyo kung saan siya pupunta. Tiyak ang kanyang kaparusahan. Sabi sa Mateo, chapter 12, verse 31, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan ay at paglapastangan ay ipinatawad sa mga tao. Ngunit, ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. Naalala nyo si Santino, yung tumatawag na bro kay Jesus, yung nga palabas sa TV, believe sa ABS-CBN. Tanong, okay lang ba na tawagin na bro or kuya? Minsan, meron pang tumatawag na kuya. Meron pang tumatawag na Papa Jesus, si Jesus. Ang sagot, dapat ba? Okay lang bang tawagin si Jesus sa ganung mga pangalan? Ang sagot ay hindi. Hindi natin pwedeng tawagin si Jesus sa mga ganung mga pangalan, yung bro or kuya or Papa Jesus. Bilang Kristiyano, dapat alam natin, kilala natin ang ating tagapagligtas. Ayaw natin na bumaba ang essence ng Lordship. Lordship ni Christ. Tayo ay servant of God, follower of Jesus. Kaya nga may Jesus is Lord. Nilinaw doon na ang Jesus ay Panginoon. Ngayon, subukan mong tawagin bro yung boss mo sa trabaho. Or tawagin mong papa yung boss mo sa trabaho. No? Ewan ko lang kung hindi ka matanggal. Yung boss nga natin sa secular world, nire-respeto natin. Gusto nila ng respeto natin sa kanila. E paano pa kaya yung tagapagligtas natin na si Jesucristo? Paano pa kaya ang Panginoon natin na name above all names? Ngunit, mawalan ng saysay ang pagtawag mo ng maayos sa Panginoon kung ikaw din ay hindi sumusunod at hindi naniniwala sa Kanya. Sabi sa Matthew 7 verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Kahit ganun mo pa tawaging Lord, kadalas mong tawaging si Lord na Lord, kung hindi ka marunong sumunod at maging makitaan ng pagiging Kristiyano yung buhay mo, sabi dito, will not enter the kingdom of heaven. No? Bilang hamon sa atin dito, bilang isang Kristiyano, mas kilala natin ang Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, alam natin kung paano natin siya pupurihin, susundin at ipagtatanggol ng kanyang pangalan. Tinawag tayo bilang isang Kristiyano para gawing Panginoon si Jesucristo. Dalangin ang kanyang pangalan. Dahil si Jesus ay tinaas at pinangalanan ng Ama, ano naman ang epekto ng sanlibutan or the subjection of the whole creation of God? Ano naman yung epekto sa atin ito? Sa second point, ang pangalawang punto natin, the creations that will praise Him. Ang nilikhang magpupuri sa Kanya.
Tignan natin sa verse 10 to 11. Upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. We can see in these verses that not only Jesus exalted by the Father, but the whole world is brought into submission to the Son. Sabi doon sa verse 10, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ito ay napapahayag ng ganap na ito ay napapahayag ng ganap na kabuuan ng lahat ng nilalang na kinikilala at ang kahalagahan ni Jesucristo. Ang pagkakasama ng pag-amin ng mga dila at pagsuko ng mga tuhod ay napapakita ng patunay na ang ideya ay isang ganap na pagsasailalim kay Jesus sa pamamagitan ng salita at gawa, at ito ay kinakailangan sa lahat. Ang Panginoong Jesucristo ay di magbabago sa kanyang pagka-Diyos at Panginoon. Maniwala man tayo or hindi magbabago na si Jesucristo ang Panginoon. That maniwala man tayo hindi, Jesus is the name above all names. Kumala natin sa panahon ni Kristo, maraming mga tao noon ang kinakailangang sumumpa sa katapatan sa emperador na nagpapahayag na si Caesar ay Panginoon or Lord. At kailangan pa nilang magsindi ng incense sa imahe ni Caesar. At sinabi ni Pablo dito, walang alinlangan na si Pablo kung sino ang tunay na Panginoon. Hindi ang Caesar na kanyang harapin sa paglilitis. Maaring mataas ang pangalan ni Caesar, ngunit hindi ito ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Ang pangalan na nauukol kay Jesucristo. Bilang mamaya ng Pilipinas, meron tayong mga panukala or batas na nais nating sundin. Of course, we have government officials that we need to respect and to follow. May mga kanya-kanya tayong paniniwala kung sino ang magaling or hindi magaling na leader ng bansang Pilipinas. Tulad nung nakaraang eleksyon ng pagka-presidente, madaming magkakaiba ng opinyon at paniniwala. Madaming nag-aaway. Ang di ko alam kung siguro ay sila ba ay okay na ngayon. Ngunit bilang mamamayan, at lalo na bilang isang Kristiyano, kahit hindi natin gusto yung nanalo, kahit hindi yung nanalo ay hindi yung binoto natin, dapat pa rin natin sundin at irespeto ang gobyerno, but not to the extent na magsakripisyo ang prinsipyo ng paniniwala natin sa Biblia. Magandang topic to, yung topic kanina, yung preaching kanina ni Deacon RJ, yung government. No? Higit sa lahat, ang lordship natin kay Kristo ang maghahari sa lahat. Ang lordship ng Panginoon ay di lang natatapos sa gobyerno. Ang lordship ni Kristo ay saklaw ng langit, lupa at walang katapat. Saklaw ang lahat ng tao, mga pangyayari, at ang kalikasan. At bilang mananampalataya ay tinawag tayong sambahin at sundin si Kristo, maglingkod ng buong puso at kaluluwa. Kung sinasabi natin na ang Panginoon natin na si Kristo, kung ang sinasabi natin ay Panginoon natin si Kristo, hindi lang natapos dapat sa pagsunod natin sa kanya sa loob ng simbahan. Kung sinasabi natin na tayo ay nagpapasakop sa lordship ni Kristo, dapat makita yung bunga sa atin. Ang ating ugali sa loob at labas ng simbahan, maaring sa trabaho, maaring sa paaralan, at kahit sa kalye,
Kung pumasok ka sa simbahan na modest, kaaya-aya, dapat makita din dito or dapat makita din to sa labas ng simbahan. Hindi natatapos yung pagiging Kristiyano mo sa loob ng simbahan. Bilang mananampalataya ay dapat tayo ay nagpapahayag ng pangangailangan na sambahin, igalang, at magtiwala sa pangalan ni Jesus. Ito ay nabibigay sa atin ng pag-asa, lakas, layunin sa ating buhay. Bilang mga tagasunod ni Jesus, tayo ay tinawag na magsilbing mga saksi sa kanyang pangalan, ipahayag ang kanyang kalhatian sa buong mundo. At sa aking pagtatapos, balik tayo sa text natin sa verse 11. Ang sabi doon, si Jesucristo ay Panginoon sa ikakulwalhati ng Diyos Ama. Hindi lang para sa theological na edukasyon ng mga taga Filipos, binigay ni Pablo ang paglarawan ito ni Jesus sa Philippians chapter 2 verse 5-11 or yung Christ hymn. Ibinigay ni Pablo ito upang sila'y mapaghandaan sa harap ng mga hirap sa kanilang pinagdaraanan. Ibinigay ito upang tulungan silang mabuhay ng tunay na Kristiyanong pagkakaisa sa gitna ng mahirap na panahon. Ang larawang ito ay tumutulong sa kanila na maunawaan ang konteksto na nagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Kung paanong tuwang-tuwa ang Diyos na ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa paggamit ng mga mapagkumbabang gawa, ito rin ay nagpapakita sa kanila kung paano susundan ang halimbawa ni Jesus or in Jesus of His pattern of patient and humble obedience. The humble obedience that lead us to everlasting life. Ang sentro ng sermon ngayong hapon ay ang natapos na gawa ni Kristo. Ang pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay pagpapakita ng kanyang pagsunod, the perfect obedience para lang sa kaligtasan nating mga may kasalanan. Bilang hamon ko para sa hapon na ito, I want to direct this message to those who believe in God, to those who believe in Christ. Naging example mo ba si Kristo sa buhay mo? Kilala mo lang ba si Kristo kasi naririnig mo lang sa mga katabi mo? Kailan mo huling binuklat yung Biblia? Kailan ka huling nag-aral? Gano'ng kahalaga si Kristo sa buhay mo? It is not enough na pag napaturo-turo lang sa langit, pag napapasalamat tulad ng ng idolo natin sa basketball. It is not enough na ganun lang. Hindi yan ang tamang pagpupuri sa Diyos. Ang gusto ng Diyos ay sundin mo siya, isabuhay mo ang turo niya. Bilang mananampalataya, we are expected to follow Christ sa lahat ng aspekto ng buhay natin. Kung ikaw naman ay hindi pa mananampalataya, ano bang pagkakilala mo kay Kristo? Ano bang pagkakilala mo sa sarili mo? Nais kong sabihin sa iyo ito, ikaw ay isang tao na hindi pumasa sa pamantayan ng Panginoon. Tulad ko na makasalanan, ikaw ay patungo sa impyerno. Malungkot man, pero ito ang katotohanan. Kaya buti na lang may Kristo that is sinless, that is blameless para sa kabayaran ng kasalanan natin. If you're still not yet a believer, put your faith in Christ at sumunod sa kanyang utos sa isip, sa salita, at sa gawa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa hapon na ito. Maraming salamat dahil binunyag mo, Panginoon, sa iyong salita kung sino ka, kung paano ka namin dapat tratuhin at igalang, Panginoon. Maraming salamat
dahil marami kang tinuro sa amin ngayong hapon na to. Mas nakilala ka namin. Habang mas nakikilala ka namin, mas nakikilala din namin ang aming mga sarili bilang makasalanan. And we are deserved to go to hell. Buti na lamang, sana tapos mong gawa, kami ay naligtas. Maraming salamat dahil ikaw ang nagpapabuti sa amin, hindi yung aming mga sarili. I pray that maging example ka namin, maging naway magkaroon din kami ng humbleness tulad mo, naway magkaroon din kami ng pagsunod tulad mo. You are the perfect example for us. You are the perfect atonement for our sins. Thank you for that, Jesus. Maraming salamat po. Ito ang mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo.